Isa sa mga problema sa board exam, lalo na yung nakaraang board exam dahil mga bago yung mga problem na ibinigay, pag encode ng examiner, may mga wrong encoding, may mga clerical mistakes, tapos may mga character na malabo, no? Ibig sabihin, hindi klaro, kailangan mo pang i-interpret. So, how to handle problems with clerical mistake, saka merong typing mistake, at saka meron ding talagang theoretical mistake. So, how to deal with that? Isa yan sa mga importance ng final coaching natin ngayon para sa May 2022 board exam. Ini-invite namin kayo na mag-participate, mag-join, mag-enroll dito sa final coaching for May 2022 board exam. So, punta tayo dito. According to this problem, a manufacturer of a metal washer needs to determine the cross-sectional area of each washer. If the outer radius of the washer is capital R and the inner radius is small r, express the area of the washer as a polynomial. Factor this polynomial completely. So we know here that the area of the washer is the area of the shaded region, that is the area of the big square minus the area of the small square. It is actually a simple problem, right? So it is pi capital R squared minus pi small r squared. If we're going to factor out pi, you'll get here r squared minus small r squared. Factoring this completely, this is going to be pi r squared minus r squared, that is difference of two squares, so that is r plus small r times r minus small r. Now, ang problem dun sa choices, makikita nyo, yung dalawa merong letter D, yung letter A and B na choices, merong letter D with a cross. Kasi, ang gamit nila kasi is Gothic, no? So, therefore, itong symbol na to ay obviously nagre-represent sa pi. So, ang problema yung letter A saka letter B, kung titignan mo, yung A is this one which represents pi, r plus r times r plus r. Yung letter B, pi, r minus r, r minus r. Yung letter C, walang pi, walang ganito, saka yung letter D. Tapos, R minus R, R plus R, R plus R, R minus R. Obviously, yung D, saka yung C, parehas. Right? So, eliminated na yon. Ang pinaka-problema natin, yung mali sa A and B. Kasi ito ang dapat, R plus R, R minus R, wala sa choices. Right? So, kung titignan natin yung R plus R, R plus R, yung letter A, ang chance is baka yan talaga yan. Yung pangalawang choice, yung letter B, yung D, R minus R, R minus R. Kung tatanungin nyo ko dito, between A and B, there is no chance na yung A, no, merong nawalang character. So baka ito ang chance kasi nito, kasi manipis masyado yung letter na gamit nila, baka nawala lang yung vertical crossbar dito. That is a possibility. Tama? So dun sa letter A, imposibleng nadagdaga ng crossbar. So mas malamang na ito yung nawala o nagkamali kesa dun sa letter A. So kung tatanungin nyo ko, without any assurance, this will have the higher possibility yung letter B of being this correct answer rather than yung letter A. So it is important yung familiar ka dun sa mga mistake, hindi lang sa problem, kundi pati yung mga mistake, kasi itong mga mistake ang umuubos ng oras at umuubos ng willpower mo para ituloy yung board exam. So, see you. Hope to see you sa final coaching natin. It will start this coming April 1. See you.